I am Angel Lillian, or welcome to my channel. I designed, I cut and sew an outfit, even gowns. Topic natin today is yung continuation ng simple bodies. Gawin natin siyang blouse. Tapos gawa tayo ng sleeves. Una, ang gagawin na natin yung pagdugtong nito para magiging blouse. Yung gagamitin natin na sukat ay yun pa rin double XL. Ito, dagdagan na lang natin siya ng another line para pababa. Ituloy natin sa baba yung line. Tapos isabay wang lagyan natin ng line kasi yung dulo dinagdagan natin ng papel para matuloy doon sa baba yung blouse. Yung sa baywang dagdag tayo dito ng 1 inch. Tapos dito sa may zipper line dagdag din tayo ng 1 inch. Gawin natin itong line D. Yung bawat linya na lang nagawa natin ABCD para hindi malito yung mga ano doon sa mga allowances, at saka ginawa na lang natin A1, A2, tapos B, dagdag na lang natin ng ano para hindi malilito sa bawat line, ABCD na lang. To dito, tapos sukat tayo ng 8. Kung dito sa C tayo magmula sukat, pero kung dito sa D 7. Kasi from waistline to hips baba yan ng 7 inches. Tapos gawa natin ng lines para madali nating masundan. Pag nag simula to tayo, mahirap natin tandaan ito pag walang mga label. Kaya nilalagyan natin ng label kasi para matandaan ninyo kung saan kayo mag-connect, saan ninyo ano yung sukat. Yung dito sa C, saka C1, at saka C2, i-down na lang natin dito. Pareho ng sukat kasi sa baywang ito. Nilalagyan natin siya ng plus 1 inch para yung dugtong sa baba hindi siya bigla, tapos dito tayo mag-curve. Ayan. Tapos yung hip 1, galing dito, down 3 1/2. Dyan yung hip 2. Pero kung malaki ang hip 2 kaysa hip 1, dito tayo diretso sa hip 2 magsukat ng hips. Yung ginagawa nating sample is 45 1/2 yung hip line niya. So divide natin siya ng 1/4. 45.
45 and a half. Ang one fourth is eleven and three eighth. Sukat natin 11 and 3/8. Tapos kung dito open siya sa harap, huwag na tayong magdagdag ng 1/2. Pero kung close siya dito, tapos close din sa likod, mag-additional tayo ng 1/2 para hindi may ipit yung may hips. Tapos 1 inch sa sewing allowance. Tapos connect natin. Ito pala, lagyan natin ng seed A yung sa hips line E. Hindi na natin ilagyan ng line dito sa may hip 1 kasi yung hip 2 yung sinusukat natin diretso. Tapos yung dito sa plus, gawin na natin dito. Tapos, D1. Tapos, dito. D1 at dito. Tapos, itong E. Sa may sukat, gawin natin E1. Tapos, sa plus 1/2 is ito. Tapos, sa plus 1 inches E3. Nagdagdag tayo dito ng 1/2 inch as temporary lang. Pero note, pagka open yung sa harap, tulad ng blouse na may botones sa harap, dapat dito huwag nang lagyan ng 1/2 inch. Dito sa iwan na lang tayo, tapos lagyan na lang ng allowance na 1 inch. Tapos connect natin dito to E3. Tapos dito sa E, baba tayo ng 3/4 sa front. Bakit ba bababa tayo? Kasi yung chan natin, kasi yun sa chan natin mas malaki kaysa likod. Kaya i-down natin ng 3/4 para may form yung sa chan, hindi siya ma ano ba yung magkitid. Ano ba yan sa Tagalog? Tapos ito na yung front. Ito yung front. Ito yung back. Yung back straight line lang siya kasi yung back malalim yung back natin. Tapos yung sa dart natin, ibaba na lang natin dito yung 3 and 3/4, katulad din dito yung sukat. Tapos sa baba 6, baba tayo ng 6 to 6 and a half. Mas prefer ko yung 6 kasi sa pagka tupi natin sa allowance, hindi na siya matamaan.
Tapos connect na lang natin yung dark. Ito, 1/2 din dito. Straight na lang natin yung sa C at saka D. Ito, huwag na lang natin lagyan ng label kasi matatandaan nyo naman yan. Yung dart natin sa likod, from here, line C, taas natin ng 1/2 inch. Bakit taas tayo ng 1/2 inch? Kasi yung likod mas malalim kasi siya. Tapos, taas tayo ng 7.5. Tulad din dito ang sukat. 3 3/4 1/2 nung bust width. Tapos, ito dito, pwedeng pareho lang dyan, pwedeng itaas natin. Pero, mas maganda yung itaas para yung sa may puwitan magkocurve siya. Gamitin natin line yung red para makita natin yung line sa likod at sa harap. Connect natin siya ng straight line. Dito sa baba, diretso na lang tayo. Pwede pa rin itaas natin konti kasi sa may puwitan, mas maganda yung curve sa may dart dun sa ibabaw na may puwit natin sa likod. Tingnan nyo na lang sa kliyente nyo, lalo na kung malaki yung puwit. Yan. Yung red ang back. Itong black, ito yung front. I-note nyo ito. Ito, mag-down lang tayo dito ng 1/2 pagka sleeveless. Tapos ito, kapag ka XL na, hanggat mas lumalaki yung bust line, bust circumference, mas lalabas tayo ng armhole kasi malapad na yung likuran. Pero pag small to large lang, itong A5, ito na yung back. Tapos, dito tayo mag-line sa harapan. Yung less 1/2, papasok pa tayo ng additional 1/2. Ganyan. Tapos, sukatin na lang din natin yung allowance. Tapos, yung sa armhole. Kasi yung lalim kasi yung maliit na katawan. Mas malalim din dito sa may bandang kilikili. Tapos sa likod. Sakali, buttons itong dito sa harapan.
dagdag tayo ng 1 inch para allowance natin overlapping sa buttons. Sa likod, ito na ng yung ifo-fold. Yan, dagdagan natin dito ng 1 inch para sa buttons. Pero kung sa likod yung zipper, hanggang dito sa dulo, dito tayo magdagdag ng 1 inch sa likod, tapos yung front yung ipo-fold. Tapos sa pag-cut nito, gawa na lang tayo ng ibang video para ituro ko sa inyo kung paano siya i-transfer sa cloth. Actually, may mga video na tayo na dun sa page. Kaso lang, iba kasi itong paraan na ginagawa natin. Kaya nagsisimula tayo sa beginners. Tapos ituturo ko na lang sa inyo kung paano din ito i-transfer sa cloth, tapos tahiin para madali ninyo din sundan. Yun palang 1 inch dito. Kung nagtataka kayo bakit 1 inch yung allowance dito, kasi iba't iba yung sukat ng tao. May mga katawan na may madaya yung sukatan mo ng tama, tapos pagka-fit nila masikip. Hindi naman natin gusto yung masikip yung yung pagkasuot, kaya nagdagdag tayo ng 1 inch. Kasi pag nag-adjust tayo ng 1/2, meron pa tayong matitirang 1/2 inch. Kasi yan yung karaniwang sukat sa mga may daya sa sukat. Kasi may mga sukat na pag sinukatan mo tama, pero pag suot na, maliit din. Yung dalawang type lang, yung isa maliit, yung isa lumalaki kaysa sukat. Na-experience ko na kasi yan maraming beses na, kaya alam ko na kung ano yung tamang allowance para sa adjustment. Kaya yan yung ginagawa ko dito sa tagiliran. 1 inch talaga yung nilalagay kong allowance para hindi ako mag-shortage, hindi ako maka ulit sa paggawa ng ginagawa kong mga damit or mga gown. Tapos yung dito, karaniwan, nilalagyan ko ng 1/2 inch allowance sa taas. Bali dito, hindi pa kasali sa pattern natin dito sa taas at saka dito sa baba. Dito ko na lang nilagay muna yung allowance kasi fix na yan dyan. Tapos dito sa armhole, dito na lang sa may shoulder, tapos dito. Tapos yung sa neck hole, yan standard lang yan, wala pa yung allowance din. Tapos dito, karaniwang nilalagay ko na allowance is 1 inch to 1.5. Para in case din na gusto ng customer na tataasan pa yan konti, ma-adjust natin. Kasi yung standard na length para sa blouse is ito lang. Pero merong gusto ng mababa lang yung sukat dito sa shoulder line natin. Tapos dito na tayo mag-adjust sa sukat. Tapos yung sukat natin dito, adjust na lang din. Bali, itong line natin dito, yan na yung sukat sa hips.
dito na diretso na tayo ng kuha dito sa ano, dito sa length. Tapos gawa na tayo ng sleeve. Yung standard lang muna yung gagawin nating sleeves. Gawa muna tayo ng boundary para makuha natin yung mga straight line. Sa bawat pattern, dapat may boundary ka na L form. Standard na sukat sa babae is 7 inches. Merong gusto na mataas, merong gusto na 3/4, yung ganyan. Pero karaniwan ngayon, standard is 7 inches pababa. Kasi yung uso, yung maliit lang na ano, sleeves. Ito, standard lang yung gagawin natin, yung fold, 1.5. So, lagay muna tayo ng allowance sa fold, 1.5. Tapos, sa 7, maglagay na tayo ng allowance na 1/2 para sa sewing allowance. Kasi dito, 1/2 yung ginagawa nating allowance. So, ikon 3/8 dito, 3/8 dapat dito ang ilagay na allowance sa taas. Tapos, from here, itong XL, karaniwan kong ginagawang deepness ng sleeves para hindi siya may ano dito sa may armhole, hindi siya yung may parang bubbles. Yung deepness dito na ginagawa ko is 6. Yung lalagpas pa sa 20, ginagawa ko yung 6.5. Kasi pag nakalapat na yan dito sa armhole, sakto lang yung pagka-join niya ba. Hindi siya yung maluwal, hindi rin siya yung mag, ano dito sa may armhole. Yung anong tawag ba dyan? Uy, sa Bisaya yung magbitay. Tapos yung 6. From here, dito na tayo magsukat ng armhole natin na 1/2 is 10. Yung 10, lagay na natin yung allowance dito na 1 inch. So 11 lahat. Mark natin yan ng 11. Tapos, line natin siya ng 1/2 straight line muna. Sa armhole, kung small lang siya, to small, extra small to small is 5.5 lang yung lalim. Pero kung medium or large to medium, 6 inches na yung lalim. Tapos yung dito banda, i-divide yan natin ng 4. So 11 siya divided by 4. Ang 1/2 ng 11 is 5.5. 1/4 ng 11 is 2 3/4. Tapos dito din hatiin natin 2 3/4.
I-label mo na natin ito. Ito is A. Label B. Ito C. Label A sa armhole banda. Yung armhole C at saka dito sa deepness, lagyan na lang natin ng label na D. So yung E, tapos dito, lagyan na natin ng E1. Tapos A2, A3, A4. So from A1 to A4 to upward, dagdag tayo dito ng 1/2 inch. Tapos yung A2, bawas tayo dito ng 1/4. Tapos i-curve natin siya ng French curve. From A1 to ito, lagyan natin ng label na A5 para matandaan ninyong pag nag-note. Tapos itong less 1/4, lagyan natin ng A6. So, i-connect natin from A to A5 to A3. Ganyan siya pagka-connect. Tapos from A1 to A6 to A3, connect din natin ng ganyan. Tapos yung sleeve hole dito natin sa B, sleeve hole na to. Tapos 1/2 ng sleeve hole, 14 yung sample natin. Tapos plus 1 inch, lagyan natin ito ng B1, ito B2. So from A1 to B2, connect na lang natin ang straight line. Tapos yung C, ipo-fold na lang natin yan pag mag-cut tayo para yung allowance. Dito na natin i-cut. Tapos pag mag-cut tayo from A to E5 down to A3 to A6 to A1 tapos B2. Tapos yan, pag na-cut na yan siya, yung allowance dito, pareho lang sila. Tapos ito, dito banda, ito yung fold, ito yung center. Ito yung paraan na tinuturo ko, hindi yung maraming guhit-guhit. Kasi pag yun ang tinuturo ko sa inyo, mas lalo kayong mahirapan. Pagka beginners, doon lang tayo sa pinakamadaling paraan. Kasi pag mag-adapt kayo ng maraming guhit, mahirap yung tandaan. Di natin ipareho dito na ang lalim niya is 4.5, tapos dito lalim natin dito is 6, kasi pag nag-join na yan siya, dito, di siya magbabubbles yung arm, kasi pag pinareho natin dito, magbubble siya dito sa pag-connect. Tapos yan lang. Sa susunod, gawin naman natin yung pencil.
Tapos yung diretso na yung dress. Unti-untiin na lang natin para hindi tayo malito, hindi kayo malito. Tapos siguro yung mga ano na lang yung mga collar pala. Yung mga collar na lang yung isusunod natin sa diretso na dress at saka pencil. Tapos kung mag-pattern kayo ng uniform, yung uniform na pang tuturo ko yan, pero ito din ang iba gagamitin natin na ano, gagamitin natin na paraan para madali na lang yung sundan. Ito na yung pinaka-base natin na pattern sa app.